Ginataang langka na may malunggay at dilis. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit lang ako ng mantika sa isang pan. Simpleng pagisa lang natin gagawin. At kapag mainit na yung mantika, igisa na natin kagad yung sibuyas. Pwede tayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Ilagay na natin yung bawang. Itong bawang ay hiniwa ko lang ng maliliit na piraso. At gaya ng dati, ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung sibuyas. Napakabilis at napakadali lang itong lutuin. Mas gusto kong ginigisa yung dilis, kaya ilagay na natin yung dilis dito sa ating pan. At igigisa ko lang ito ng mga 30 seconds. At ilagay na natin yung langka. Ito na yung langka o yung young jackfruit. Ibig sabihin yan, hilaw na langka yung ating ginagamit. Chinap lang natin ito at pwedeng-pwede tayong gumamit ng sariwa. Napakaganda niyan. Pero kung walang sariwa na available, kahit yung dilata, okay na rin. Basta siguraduhin lang natin na pinigaan natin mabuti yung langka bago natin iluto. Igisa lang natin ito ng mga 3 minuto. At ibubuhos ko na yung gata o yung coconut milk. At haluin lang natin. Itong ating niluluto na ginataan na hindi masyadong masabaw. Maya-maya mapapansin ninyo, hinihigop o sinisip-sip ng langka yung gata. Kaya naman natutuyuan ito. Pero okay lang yan dahil yan talaga yung ating gusto mangyari. Maglalagay lang din ako ng sili. Mas maganda kapag medyo manghang itong ating dish. Haluin lang natin. At takpan lang natin itong ating lutuan. Ituloy lang natin ang pagluto sa katamtamang apoy hanggang sa mag-reduce ng kalahati yung sauce. And at this point, nangalahati na yung gata. Haluin lang natin ang mabilis at pagkatapos ay ituloy na natin yung pagluluto. Maglalagay lang tayo ng dahon ng malunggay. O diba, napaka-healthy nitong ating niluluto. Paglagay natin ng malunggay, itutuloy lang natin yung paghalo. Basta siguraduhin lang natin na na-distribute natin yung malunggay dito sa ating pan. At lulutuin lang natin ito hanggang sa tuloy na mag-evaporate yung liquid. At this point, ay ready na tayo para timplahan itong ating dish. Pagdating sa panimpla, simple lang ang ating gamit. Naglalagay lang ako ng ground black pepper o yung paminta. Pwede kang gumamit ng black pepper kagaya ng gamit ko o pwede kang gumamit ng white pepper. Nasa sa inyo yan. At naglalagay din ako ng patis. Pwedeng-pwede kayong gumamit ng asin as an alternative ingredient sa patis. Haluin lang natin. Ganyan lang kasimpleng magluto ng ginataang langka na may malunggay at dilis. Ready na to. Ilipat na natin sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na ang ating ginataang langka na may malunggay at dilis. Tara, kain na tayo!